Department of Foreign Affairs sasagutin naman ang overstaying fee at iba pang gastusin sa pagpapauwi ng mga natitirang Filipino sa Sudan. Kinumpirma sa public briefing laging handa ni Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez na nasa 150 Pilipino ang nananatili pa rin sa Sudan. 29 sa mga Pilipino na kasalukuyag nasa Port of Sudan ang tinutulungan ng Honorary Consul sa Pilipinas sa Khartoum upang magkaroon po ng entry visa para makapasok sa Jeddah o sa Doha, kung saan mula dito ay lilipad sila papuntang Pilipinas. Aminado naman ang DFA na pahirapan sa ngayon ang pagkuha ng flight papuntang Jeddah dahil sa dami na pumupunta ng Mecca para sa Hajj pilgrimage. Inikayat naman ng kagawaran ang natitirang mga Pinoy na mag-ipag-ugnayan sa Honorary Consul ng Pilipinas para makasama sa mga pauuwiin sa Pilipinas. Sa mga kababayan natin na nandun pa sa Sudan, naiintindihan po natin kung bakit for now ayaw pa ninyong umalis. Pero kung talagang kailangan na po ninyong umalis, sabihan lang po natin ang ating honorary consulate o kaya ang embahada natin sa Cairo. Andun po sila para tumulong at magbigay ayuda or assistance if and when you decide to finally leave.